Good morning mga langga, let's make baked tahong or baked mussels. Yes mga langga, it's so easy recipe lang to mga langga. Using air fryer kung wala kayong oven or pwede rin siyang sakawali lang. Here's some ingredients na gagamitin natin sa ating baked tahong. Meron tayo ditong luya, sibuyas at bawang. At ang ating main ingredients, walang iba kundi ang tahong. Yes po mga langga, nilinisan ko na yung labas niyan pero malamang sa loob niyan meron pa yung mga bungot-bungot dyan, char. So gagamitin tayo ng Sprite. Yes po mga langga, bago natin siya i-bake, igigisa ko muna siya. So it depends on you kung paano nyo siya lulutuin. Pwede ring direkta ng i-bake nyo, pero sa akin kasi mas preferred kong igisa muna siya bago ko siyang i-bake. Sa mainit na kawali, kasing init ng ulo ng baby ko. May mantika na rin na mainit yan dyan. Magigisa tayo ng luya. Pababrown-brownin lang natin yan siya dyan ng very-very light lang mga langga. Mangga-manggi lang siya. So isunod natin dyan ang sibuyas. Yes po mga langga. Pagsama-samahin lang natin sila dyan kahit ayaw nila magsama-sama together. Isusunod natin dyan ang bawang. Hanggang sa bumango lang yan mga langga, pwedeng-pwede na yan. At pagkatapos sila mag-banding all together, isasama na natin ang ating tahong. Yes, mga langga, dahil siya yung star sa ating ulam for today. Charot. Tapos igigisa lang natin yan dyan ng mga very-very light lang mga langga. At huwag kalimutan lagyan ng asin at paminta para naman may lasa. Kaya nga natin ginisa to kasi para magkaroon ng lasa. Charot. So ayan, ibabanding natin sila all together para manuot yung lasa. And next, hindi maglalagay ng tubig, kundi ispriti lang mga langga. Ispriti lang ang magpapaluto sa ating tahong para mas masarap siya. After 100 years, luto na ang ating tahong mga langga. Yes po, mga nakabukan na yan, no? So, luto na yan. Pwede na natin niya hanguin sa kahirapan. Tulad nga ng sabi ko, meron yung mga bungot-bungot sa loob. Yan, ayan yung bungot niyan. So, kailangan natin tanggalin yan kasi hindi naman kasama yan sa kakainin. Kaya tatanggalin natin yan using a gunting. Gugupitin lang natin yung mga bungot-bungot na yung mga langga kasi hindi naman kasama sa kakainin yan, diba? So ayan, gugupitin lang natin para maging malinis ang ating tahong. So ayan, malinis na ang ating tahong. Diba ang laki? Choy. So ayan, tapos ko na siyang tanggalan ng bungot-bungot at sinalansan ko na yan dyan mga langga. After nyan, ito-transfer natin yan sa air fryer. Sa air fryer, naglagay lang ako ng foil para hindi tumulo or dumikit sa pinaka-ano natin yung cheese. Isasalansan lang natin yan dyan mga langga para malagyan na natin ng cheese. Dito ko na lalagyan para hindi siya messy kapag tin-transfer natin. So, kahit anong cheese pwede Eden, kahit quick melt or hindi quick melt, pwede yan mga langga. Dahil nakaka-LL tayo sa buhay, maglalagay tayo nitong Italian seasoning mga langga. Yes, nakaka-LL tayo na very-very light lang sa buhay. Pero kung wala kayong ganyan sa bahay, okay lang kahit wala ng ganyan. Arty-arty lang yan kasi. Sure. So, ayan, isasalang na natin yan mga langga sa 200 degrees in 15 minutes. Pero iche-check-check natin baka kasi masunog yan mga langga. Ito ang paunang silip mga langga. So ayan, medyo nag-melt na ang ating cheese. O diba? And here's our baked tahong mga langga. Sobrang sarap at ang bango-bango niya mga langga. Sana naaamoy nyo lang yan, char. So comment down below kung ano pang mga gusto nyo ang lulutuin natin para sa ating ulam for today serye mga langga. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking YouTube channel mga langga. Thank you so much.